mahirap yumaman, pero mas mahirap maging mahirap. Pagdating sa special sa family, pinamalit ng magulang. Gano'ng magkahirap tanggapin to, hindi sila masamang tao. Siguro hindi nyo pala maintindihan sa ngayon. Kung sakaling ginagano kayo ng parents nyo, family nyo, relatives nyo, friends, hindi sila masamang tao. Hindi kasi nila nakita kung anong nakita mo. At huwag mong i-explain kasi sa kanila. Hindi ka nila maiintindihan. Huwag ka na makipagtalo, huwag ka na makipagdebate, huwag ka na makipaglaban. Hindi nila maiintindihan yan hanggat di nila nakikita. Kasi yung energy mo, yung time effort mo na ginugugol mo para mag-explain sa kanila at ipaliwanag sa kanila kung nilalagay mo na lang sa negosyo, mas magiging productive ka pa. Hindi nila maiintindihan talaga. Kahit anong gawin mo, and ako nga naalala ko yung mama ko nga, inabot ng 6 na taon eh. Kumikita na ako nun ha, hindi na normal yung kinikita ko, hindi na pang-empleyado lang. Kumikita na yata ako nun around 40,000 isang buwan. Pero para sa kanya, hindi pa din yun. Wala pa din yun. Mataas yung standards niya eh. Inabot pa ng 6 na taon bago siya kumigil. Nagkakulit sa akin, pumasok na lang, mag-aaral na lang ulit, mag-abroad. Inabot rin ng ganong katagal na nakikipagtalo ako sa kanya. Hanggang sa nagsawa na lang ako. And ngayon, nung binabalikan ko yung experience na yun, ito yung sinasabi, kaya ko kinikwento sa inyo, yun yung na-realize ko. Nung nagsawa na ako na makipagtalo, nung nagsawa na ako makipag-away, yun yung isa sa mga nakatulong sa akin para magsimulang mas lumaki yung income ko. Kasi hindi na ako nagsasayang ng oras sa pakikipagtalo. At yun pa nga yung ironic eh, kung kailan ako tumigil sa pakikipagtalo, dun siya nagsimulang maniwala. Nung umuuo na lang ako, dun siya nagsimulang maniwala. Kasi yun nga yung kasabihan na walang nananalo sa pakikipagtalo. Kahit pa feeling mo tama ka, feeling niya rin tama sila. And siguro yung parents mo yun, stress lang. Ganun yun eh. Stress lang kaya naibubuntun sa anak. And ito yung kailangan nyo na maintindihan na kailangan maging aware kayo. Hurting people hurt other people kasi. Kapag sinasabihan ka ng masakit na salita ng ibang tao, sila kasi in pain. Yung sinasabi nila sa'yo, na wala kang kwenta, yun ang sinasabi nila sa sarili nyo na talagang. Kapag naintindihan mo yun, hindi ba nakakaawa sila? Kasi tuwing ka lang kalang ba sasabihan ng gano'n wala kang kwenta? 24/7 ba? Natutulog ka, uy, gising Jinwil, wala kang kwenta. Di ba magugulat ka lang na bilang, Jinwil, asa ka? Wala kang kwenta, tapos umuwi mo. Hindi naman eh. So sila, kaya sila gano'n, kasi sila mismo yun ang sinasabi nila sa sarili nila. Pinoproject lang nila sa'yo. Kaya every time na meron kayo ma-experience na hate kahit kanino, projection lang nila yan ng sinasabi nila sa sarili nila. Yun ang sinasabi nila sa sarili nila. Na di ba nakakaawa sila? Kasi ikaw, tuwing kailan mo lang ba maririnig yun, eh sila everyday, 24/7, sinasabi nila sa sarili nila yun. So, practice. It will take a lot of practice para intindihin sila. Hindi ibig sabihin nung tama sila. Hindi sila tama. Pero kapag ka ikaw kasi nag-step up sa level ng thinking nila, na doon mo pa iiralin yung simpatya sa kanila. Mahirap tong sinasabi ko. Pero doon ka magkakaroon ng mas less na stress. Basta palagi nyo lang tatandaan, huwag kang makipagtalo, huwag kang makipag-away, huwag ka na makipaglaban. Mag-focus ka na lang doon sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi natin kayang kontrolin ang opinion ng kahit sino. Hindi natin sila kayang kontrolin. Kahit anong gawin natin. And yun yung isa sa mga both blessing and curse din pagdating sa mga parents, sa mga kabahay sa mga parents mo. Kung sino pa yung family mo, kung sino pa yung reason mo, sila pa yung hindi naniniwala sa'yo. Ganun talaga. Ganun talaga. And yun yung challenge nyo. Mapalider ka man o hindi, yun ang magiging challenge mo. Kasi at the moment na nagsimula kang mangarap, na ihanda na yun, i-prepare na yung mga challenges para sa'yo. At yung mga challenges na yan, kapag paulit-ulit niyang pinapa-experience sa'yo, ibig sabihin hindi mo natututunan kung anong lesson. Kaya minsan, yung mga mentors, yung mga leaders, yung mga coaches, sa kanila nang gagaling yung sagot para i-remind ka. Minsan, alam mo na minsan, hindi, para i-remind ka or para i-share sa'yo kung ano yung kailangan mo nagagawin.
para alam mo na kung ano yung solution. Pagdating naman sa mga distraction, technical yan eh. Simple strategy, success habits. Yung tinuro ko sa success habits, maintindihan mo lang yung habits eh. Hindi natin kaya kontrolin sa sarili natin directly. Hindi lahat ng sabihin natin sa sarili natin gagawin natin. Pero kaya natin i-influence sa pamamagitan ng awareness mo pagdating sa habits. Ano nagtitrigger sa'yo para ma-distract ha? Alisin mo yun. Pagiging inconsistent. That is also a form of habit. May kasabihan nga na success is a habit, quitting is a habit. Being a loser is a habit. Habit yan lahat. Ngayon ko naintindihan yung sinasabi ng mga mentors ko noon, success is a habit. Yung nag-build sa success mo, hindi ikaw, kundi yung habits mo. Sino dito sa inyo, yung meron kang schedule ng pagre-review sa mga training? Or yung mga notes mo, may schedule ka ng pagre-review? Sino? Iilan. O, alam niyo na kung bakit. Kaya every now and then, kailangan mo mag-schedule na reviewin yun kasi hindi porket napanood mo na lang isang beses. Marami akong mga training na paulit-ulit kong pinapanood. Meron nga akong mga libro, meron nga akong mga audiobook, paulit-ulit kong pinakikinggan. Pero hindi naman porket isang beses ko narinig, nabasa o napanood yun, alam ko na. Kailangan mag-reflect sa resulta ko para masabi ko na naiintindihan ko. Kailangan mag-reflect sa resulta niyo. Yung mga doubts sa sarili, that is your old programming din. Old programming mo yan. And, yung mga doubts na sinasabi mo sa sarili mo, kung ano yung mga hindi mo kaya, almost every time, hindi naman ikaw ang nagsabi niyan. Narinig mo yan sa iba. Or na-influence ka ng iba. Which is, wala na tayong control doon. May mga sinasabi mo, hindi mo kaya, kakayanin ko kaya. Almost every time, influence yan ng environment natin. Hindi ko to sinasabi para sa sinong yung environment. Sinasabi ko to, lahat na sinasabi ko sa inyo is para magbigay ng awareness. Kasi sabi ko nga, di ba, ang pinaka-power na kaya kong ibigay sa bawat isa sa inyo, hindi mga training or whatever, self-awareness. Magkakaroon ka ng awareness kung bakit ka ganyan, bakit nangyayari sa iyo yan, naiintindihan mo kung bakit, nagkakaroon ka ng awareness sa sarili mo, sa emosyon mo, yun ang pinaka-power na kaya kong ibigay sa inyo, wala ng iba. Mas maging aware ka sa mga nangyayari sa iyo, magiging mas madali. Magiging mas madali yung magiging journey mo kasi naiintindihan mo na kung bakit. Hindi ibig sabihin mawawala ka agad yung problema. Hindi ibig sabihin na masusolusyonan agad. Pero ang importante, nagiging aware ka kung bakit ganyan yung nangyayari. Alam mo na kung ano yung direction mo. Alam mo na kung ano yung next mo magagawin. Yung mga doubts mo sa sarili mo almost every time ang nag-program yan is society, school education system, TV, mga balita, family mo, kung ano yung limitation nila. Kasi tayo bilang mga anak, hindi naman natin control kung sino magiging magulang natin eh. Hindi na natin kasalanan yan. Pero kaya natin baguhin yung direction. Nandito ka na sa Team Genuine eh. Binigyan ka na ng awareness kung paano ka makakaalis dyan. And sinabi nyo na yung mga reason why nyo. No, mahirap umaman. Pero mas mahirap maging mahirap. Sa mga movie na pinanong ko, there is no nobility in becoming poor. I've been a rich man and I've been a poor man. And I choose to be rich all the time. Alam niyo ba yung kasalanan niya? So yun yung palagi niyo natatandaan. Mas mahirap maging mahirap. This will be a consistent reminder. Isa pa, walang one-click solution sa lahat ng ma-experience mo. Everything is a process. Paulit-ulit na process na mauumay ka. Paulit-ulit. Malamang itong mga pinagsasabi ko sa inyo, ilang beses niyo nang narinig ito. Paulit-ulit. And maganda na lang papaulit-ulit. Kasi kung hindi paulit-ulit na naririnig, hindi ka naririnig, mas matagal na pumasok sa subconscious mind mo. Kaya napaka-importante yung paulit-ulit. Meron pa nga akong ginagawa before eh. Na pag meron na akong gustong maintindihan, naka-replay lang sa tenga ko, sa kaliwang tenga ko, natutulog ako na paulit-ulit lang yung video na yun. Meron akong ginawa ng ganun hanggang sa naging part na ng subconscious mind ko. Hanggang may ginagawa ko pa rin yun. Na hindi na lang yun sa pagtulog, everyday ginagawa ko. Meron akong pinakikinggan. Actually, alam ko, tinuro ko na yun. Yung nag-record ako ng boses ko ng appreciation sa sarili ko. Nag-record ako ng boses ko ng gusto kong mangyari. In present tense, with emotion. Tapos paulit-ulit ko lang pinakikinggan yun everyday. Hanggang sa pumasok sa subconscious mind ko. Malalaman ko kapag pumasok sa subconscious mind ko, pag-memorize ko na.
hindi ako active na nakikinig. Habang tumatrabaho ako, pinakikinig ako lang every single day. Paulit-ulit ko ginagawa yun. So yung mga ganun, consistent programming. Just imagine, di ba, andito na ako sa level na to, pero paulit-ulit ko pa rin yung ginagawa. What more ka pa? Na hindi porket meron ka na ma-achieve na certain degree ng success, hindi. Kailangan mo mag-level up kasi that is growth. Kailangan natin na maintindihan. Sa umpisa, hanggang mo-motivate talaga sa inyo is yung result. May mapatunayan ka and that's good. Maganda yan kasi yan yung driving force mo. Pero pagdating mo sa level, pag nagle-level up ka na, para makapunta ka sa mga susunod pa na level, pag nakikita ka na naman na ka nag-100k ka na, 6-figure ka na aman, para kumita ka pa na mas malaki. Ang kailangan mo na i-remind palagi sa sarili mo, ginagawa ko na ito para sa growth. Hindi na para sa pera lang. Ginagawa ko na ito para sa growth, hindi para lang sa kung whatever na mapatunayan. Whatsoever. So, itong sinashare ko sa inyo is, ito yung mga pagdadaanan niyo. So, binibigyan ko na kayo ng konting mga clues kung ano yung gagawin mo. Marami akong mahirap na binagdaan. Pero ang pumasok sa isip ko yung 2016 pa din. Yung nagsiselfpity ako. Kasi nga yun yung lowest year, lowest point ng buhay ko yung taon na yan. Napaka-amazing ng story niya. Kasi pinakamahirap para sa akin yan kasi nga nagsiselfpity ako. Naghihintay ako ng someone na magliligtas sa akin sa sitwasyon ko. Kasi sunod-sunod na problema yun eh. Bawon sa utang, wala na naman ako makain. Tapos yung problem pa namin ni Grace, di ba? Yung parents niya gusto siyang pag-abroad. Tapos iniwan sa akin yung bahay, wala naman akong pera pang gastos doon. Sunod-sunod na problem. Tapos yung original na grupo na dapat ay tutulong sa akin para gawin yung Team Genuine, iniwan ako lahat. Kung, sabi kaya kasi nga sabi ko, diba, kung hindi ko naging girlfriend si Grace, mag-isa lang talaga ako. Wala akong kasama. So, nagsiself-pity na ako ng mga time na yun. Kinaawaan ko yung sarili ko. Tapos naghihintay ako ng someone na magliligtas sa akin or whatever. Na magre-rescue sa akin, na tutulong sa akin. Ang tagal din nun. Siguro inabot din ng mga ilang linggo yun. Na everyday, siguro depression na din yun. Everyday, gigising ako. Tapos iiyak, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So dumaan ako sa mga ganyang moments. Hanggang sa na-realize ko na lang din pagtagal-tagal na nung tinanong ko yung sarili ko, paano kung hindi dumating yung kung sino mang tao na yun na in-expect? Paano kung walang magligtas sa akin? Yun yung tanong ko sa sarili ko na gumising din sa akin. 2016 na yan ha, 3 years na ako sa negosyo. Kaya ang ginawa ko, nag-back to basic. Lahat ng notes ko noon, kasi dati man sulat talaga. Hanggang ngayon yung mga notes ko na sa akin pa. Lahat ng mga notes ko binalikan ko. Binalikan ko, inaral ko ulit. Tapos meron pa nga akong ginawa doon na ano, na nilagay ko doon na project fix myself. Kasi sabi ko, ayusin ko yung buhay ko. Simula dito. And dumating din ako sa point na sinabi ko sa Diyos na hindi ako papayag na hindi mo babayaran lahat ng to. Hindi ako papayag na lahat ng paghihirap ko hindi mabayaran. And yung lowest point ng buhay ko nun is yung sinulat ko yung nasa notebook na black. That was May 30, 2016. And yung pinakaunang version ng Team Genuine Academy na gawa, May 30, 2017. A year later. So yan yung sinasabi na yung kasabihan na your best will be your message, your test will be your testimony. Yung challenges na na-experience mo ngayon, yan yung seed para unti-unti i-create yung success mo, yung success story mo. Makaka-experience ka ng maraming breakdowns bago ka magkaroon ng breakthroughs. Palagi niyong tatandaan yan. Every time na meron kang challenges na pagdadaanan, i-challenge sa'yo dyan is yung emotions mo, kung magtutuloy ka pa ba. And okay lang na ma-experience mo yung mga ganun. Okay lang na ma-experience mo yung mga low moments kasi nga, magandang kwento yan eh. Kaya kayo, yung mga ikwento nyo, ini-expect ko na ikwento nyo yan, hindi lang dito, kundi pag nandun ka na din sa stage. Yung mga stories nyo na yan, maganda every time na nagkakaroon ka ng challenges na dadagdagan eh, yung kwento mo. Yan yung nagpapakulay sa kwento. Yan yung papakulay sa libro ng buhay. Kasi just imagine,
halos lahat ng mga challenges na pinagdaanan yung nadaanan ko. Paano kung hindi ko dinaanan yun? At di ano yung sasagot ko sa'yo? Hindi ko alam. May reason kung bakit. At isa sa mga reason kung bakit mo siya pinagdadaanan is para maging blueprint ka ng ibang susunod na henerasyon. Ikaw yung blueprint. Kaya lahat yan may purpose. Kung maiintindihan mo to, sobrang nakaka-amaze. Kasi blueprint ka ng ibang tao. Blueprint ka ng mga tao na hindi mo pa namimit. Karamihan sa kanila hindi mo pa namimit. Pero along the way, kapag namimit mo sila, ikaw yung blueprint nila. Ikaw yung magsisilbi, guide nila. Yung experience mo na dati, iniiyak-iyakan mo na dahil nahihirapan ka, yun yung magsisilbi, guide nila para makapunta sila ng success. Yung mga experience mo na dati, pinagdarasal mo na sana hindi mo nalang naranasan, yun yung magiging guide nila para maging successful sila. Your mess will be your message, your test will be your testimony. Ayun pala din yung natatanda. So, before we end, no, yung lahat ng nakita nyo sa anniversary, lahat ng mga awards na yon, gusto ko next time kayo naman. Dapat kayo naman yung ina-award nandun next time. Ang dami natin dito. Dapat ikaw naman yung next. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Lumapit ka lang sa amin kung kailangan, mag-consult ka lang sa aming mga leaders. No, i-message mo kaming lahat kung sino yung unang sumagot, edi yun. Message mo kami, makipag-coordinate ko sa mga leaders para madali natin ang match yun. Mas madali natin match yun. Kasi in-expect ko na kayo naman yung next. Okay, naniniwala ka ba doon? Yes! Nakikita mo yung sarili mo ba doon? Yes! Palagi mong papraktisin na tingnan mo yung sarili mo doon na ikaw na. Naalala ko nung before ako mag-speak ng success rally, kung ano yung ginawa ko doon sa stage na yon, yung mga motion, yung gestures ko, paano ako magsalita nyo. 2015, pinapractice ko na yon. Kung makikita nyo lang sana ako, no, para kong tanga doon sa bahay, yung kung ano yung ginawa ko sa stage na yon, ginagawa ko sa sala namin, na para ako nag-inspire, wala akong kausap. Diba? Walang tao, para walang makakita sa akin. Pinapractice ko na yung 2015. Kasi noon pala nakita ko na yung sarili ko na dadating ako doon. Kaya napaka-importante yun. Yun yung principle na sinasabi na begin with the end in mind. Before ka makarating, kailangan mo munang makita kung saan ka pupunta. So palagi mong tatandaan yun. Huwag mo tingnan lang kung ano yung ginagawa mo everyday. Tingnan mo 2 years, 3 years, 5 years from now, nasaan ka na. So paulit-ulit mo lang i-remind yung sarili mo every now and then. Every time na magkakaroon ka ng challenges, panginaan ka ng Lord, kailangan makita mo ulit yun. Ang bawat isa sa inyo, naniniwala ako na ma-achieve mo yun. Yung mga pangarap mo rin, kailangan mo lang i-remind pa ulit-ulit sa sarili mo sa kapapunta. No? Bawat isa sa inyo na nandito. Lahat kayo, naniniwala ako na dadating ka dito. Ihintayin ka lang namin sa tapo. Okay, nandito kami mga nauna. Ihilahin namin kayo pataas, huwag lang kayo magiging pabigat. Ihilahin namin kayo pataas, huwag lang kayo magpapabigat. Okay? So palakpakan niyo po sa mga gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!